Mga kapatid, sa ating mananampalataya, sama natin sa ating pananalangin ang aming pasasalamat at natatangi kay Nina, Nina Rafael at Flora Todet at Yvette Eugenio at Pamilya, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David at Dela Cruz, Cecily Rivera at Pamilya, Megan Sabillon, Bernadette Alcauset Pamilya, Alex at Chibag Darog at Pamilya, Milet Ramos at Pamilya, Lito at Nemesha Iglesias at Pamilya, Elma Lagbador at Pamilya, Danilo at Emily Sebastian at Pamilya, Denise at Nelly Santos at Pamilya, Aurora Silugan at Pamilya, Dante at Marisa de la Cruz at Pamilya, Michelle Esteban at Pamilya, Christopher at Janet Lo at Pamilya, Junal Soli de Rosario at Pamilya, Lourdes Hilario at Pamilya, Dr. Marat Marito Lentino at Pamilya, Noel at Zeni Galvez at Pamilya, Jean Silugan at Pamilya, Maria Paquerol at Pamilya, Kelvin Maximo at Pamilya, Dr. Abitsayo Banag at Pamilya, Edgar at Aida Punanan at Pamilya, Celia San Felipe at Pamilya, Vika Chusi Mendoza at Pamilya, Alicia Arcega Villacruzis at Pamilya, Bel Arcagatin at Pamilya, Renet David De Leon at Pamilya, Mila Nigolo, Tolit Evine Salazar at Pamilya, Celi Silin Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at Pamilya, Janet E. Pascual at Pamilya at hindi ng EDB Community, Bishop Dennis Villaroho, Reverend Father Lupino Bengsulit, Cesar Abdulita Nicolas at Pamilya, Lito at Susi Duenas, Mario at Cora De Leon, Michael Mejia, Mirna Lumba, Luis Simangan, Mary Ann Basco at Pamilya, Irma Cordova at Pamilya, Tessa Wadan at Pamilya, Martita Sabalo at Pamilya, Darlia Gemma Riogelo at Pamilya, Percy Mendoza at Pamilya, Pauline Raquel Antonio Supolveda, Maria Genevieve Dudon, Herrera Family, Viviet Ramon Valenzuela, Lauro De La Cruz, Kristen Lorenzo at Pamilya, Wilfredo at Cristina Pasco at Pamilya, Joseph Mary Grace at Jan Paul, Mercedes Bordeos at Pamilya. Para sa kaligtasan ng mga kasapi ng Rice Pulubus, Holy Child Council, 6737 sa Bustos, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro at Pamilya, Eva Bunag at Pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, Bingbing J. Sassi at Pamilya, BJ Quazon at Pamilya, Louis Ortega at Pamilya, Jolet Diana Marfil at Pamilya, Dina Saavedra at Pamilya, Victor at Divina MC at Pamilya, Adriano Sanchez at Pamilya, Architect Bernard at Edna Guzman, George Alvin Cula, Nick at Evelyn Riviera, Tining Villanueva, Camila Soro Aquino at Pamilya, Jen Tamani, Romeda Villero, Arman at Amy Isma, Pedro Moradas, June at Doris Pileher at Pamilya, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dayan G. Munag, Gaspar at Susan Dumaday, Reynante A. Labaw, Emelita de la Cruz, Jima Jodelinden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Durin, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Onay Zetacrina Bonera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawanin ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Joan Perez, Janet Emlo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Mandegro, Marian Maravilla, Cheryl Del Mundo, Kirilo Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojic Santiago, Lito Soriano, Joanna Cristina, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Abeng Suniga, Pablo Dilan, Neil Francis Navarro, Nemesha Iglesias, Benjamin Valerio, Julie Mercado, Rami Banaab, at Adriano Santos. Para hindi sina Joey Lumba, Mercy Ancheta, Sinaida Edo Mendoza, Adela Virgilio Muto, Norli Litinhua, at para sa karawan ni Yolanda Roberto, Jeremy Lazaro, Lourdes Cruz,
Norma de Rosario, Teresa Sanchez, Eva F. Guillermo, Pia Flores, Prince Salazar. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, nina Remedio Crescencia, Milita Fatima, Lucio, Eligia, Renerio, Robert, Hernan, Antonio, Arian Joy, Gerald, Luis, Jesus, Romeo, Jesus, Rodolfo, Laura, Enrique, Kenji, Maria, Agnes, Nathaniel, Jose, Florita, Pedro, Angel, Angel, Nelson, Sion, Maria, Tino, Cerino, Casiano, Carmito, Linda, Leon, Ioli, Akam, Virginia, Romeo, Elias, Orlando, Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Rutacio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Tricita, Iba Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Elora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justine, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlin, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antolin, Malu, Fatima, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga mayapang mga lektor ng diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalindangan ka ng Diyos. Kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig. Ikaw ay walang pinababayaang masandak sa ligali. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Hari Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain, hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na binigay sa kanya ng mga sugo ng Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, nilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito. Panginoong Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubim. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupit na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, pinasasabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Tinatakwil ka, lagi hinahamak ng anak ng Sion, na dagang marilag sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natilang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion, ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutugla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin
may papaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y pagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Hari Semakalu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakadulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, naggalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong san sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasin ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan. Siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunitap pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakila ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyo ibigay sa asong bagay na banal sapagkat ay babalingan at lalapain na pagkatapos. Huwag ninyo ihagi sa baboy ang inyong mga perla sapagkat iyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa mag-ipot na pintuan, sapagat maluwag ang pintuan at palapad ang patungo sa kapahamakan, at ito ang inaraanan ng marami. Ngunit mag-ipot ang pintuan at makitid ang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang panawagan sa atin na tayo ay dapat na maging maingat sa ating pagsasalita, sa ating paggawa at sa ating uri ng pamumuhay. Sapagat sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano, lagi nating alalahanin na tayo ay mga tao na ginawa ng ating Panginoon. Hindi tayo katulad ng mga baboy, hindi tayo katulad ng mga aso, hindi tayo mga hayop na kung saan hindi nakakaunawa ng lubusan, kagaya ng meron tayong pagkaunawa sa kasalukuyan. Kaya nga po bilang mga tao, meron tayong mas mataas na kaisipan kaysa sa mga hayop. Meron tayong sariling paraan ng pagpapasya at ng pagpapahalaga. Kaya nga ang sabi sa mabuting balita, yung mga bagay na banal, pinagpapalagahan natin. Pero sa mga aso, sa mga baboy, wala itong kwenta sapagkat wala itong halaga para sa kanila. Kaya nga po mas nakapag-iisip tayo sapagkat alam natin yung mahalaga para sa atin. Sapagkat sa mga aso, sa mga baboy, ang kinakailangan lamang nila na pinakamahalaga yung makapagbibigay sa kanila ng ginawa sa kanilang katawan. Yung makapagbibigay sa kanila ng kabusugan kapag sila ay nagugutom. Kaya yun lamang ang pinakamahalaga sa mga hayop, yung food security, yung security ng kanilang physical well-being at hindi naman yung comfort ng kanilang buhay. Subalit sa mga tao, mas mataas ang ating pagkaunawa. Kaya nga po mga kapatid, ano ang panawagan ng Panginoon sa atin? Tayo mas nakakaunawa kaysa sa mga hayop, alam natin yung makabubuti sa atin. Alam natin yung makabubuti para sa ating kapwa. Kaya nga ang hamon sa atin, gawin natin yung inanais natin gawin ng kapwa natin para sa atin. At ano po yun? Yung tayo ay gawa ng mabuti sapagkat tayo ay gumagawa rin ng mabuti. Wala naman siguro mag-aamal sa atin na tayo ay gawa ng masama ng ating kapwa. Kaya nga ang sabi sa atin,
Kung ayaw mong gawag ka ng masama ng iyong kapwa, matuto ka rin na huwag gumawa ng masama laban sa iyong kapwa, sapagat kapag gaganoon ang magiging uri ng ating pamumuhay, paikot-ikot na lamang na kasamaan ang mamamayari sa ating paligid. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan pa sa atin ng ating Panginoon, kung tayo nagnanais maging mabuti, piliin natin yung kabutihan sa lahat ng pagkakataon, bagamat hindi ganun kadali ang maging mabuti. Kaya nga po ang sabi-sabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang madalas na pinipilit ng iba, yung madali na, yung makapagbibigay sa atin ng ginawa, kahit na ito ay makapagbigay ng kapahamakan para sa ating kapwa, makapagbigay ng pagdurusa laban sa ating kapwa. Kaya nga po ang sabi-sabi, hindi dapat ganoon. Hindi puro sarili lamang ang dapat natin iniisip, kundi makikita natin na tayo dapat nagiging mabuti sa lahat ng pagkakataon, may kahirapan man ang pagiging mabuti. Kaya nga ang sabi-sabi, pasukin natin yung makipot na pintuan, sapagat yun naman ang daan patungo sa kabutihan, yun naman ang daan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi pa sa ating mabuting balita, makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong iyon. Sapagat mas gusto namin yung daan ng kaginawahan, yung daan ng pagkakasala, yung daan ng pagkakapahamak ng ating kapwa. Masihan lamang tayo at maligtas tayo mula sa kapahamakan mula sa iba. Kaya hindi bali ng iba ang mapahamak, huwag maligtas ka lamang. Hindi bali ng iba ang magbusa, huwag ka lamang mahirapan. Hindi bali ng iba ang sumalo ng kasalanan mo, huwag ka lamang masisi. Kaya nga kapag kapuganon, ang tinatahak natin ay ang maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan. Subalit ang sabi sa amin, pasukin natin ang makipot na pintuan. Makipot man, mahirap mang dumaan, pero kung ito naman ang daan ng kabutihan, pagdating ng panahon, ang kapalit naman ito ay kalulatian sa pilit ng ating Panginoon. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, sa uri ng ating pagpapasya, doon tayo usgahan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa mga meron tayo sa ating ari-arian, ito rin may kinalaman sa atin. Kaya nga po minsan nasabi ng ating Panginoon, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa pintuan ng langit. Hindi po sapagat bawal sa isang mayaman na makapasok sa pintuan na ito. Hindi sapagat bawal sa isang mayaman ang maging banal at makapiling ng ating Panginoon. Kundi ang sinasabi lamang ay parang yung sa ating mabuting balita, maluwang ang daan patungo sa pagtukso sa ibang mga mayayaman. Kaya kung nagsasamuhay ka naman ng iyong pananampalataya, kahit na ikay mayaman, mas maganda nga yun sapagat marami kang natutulungan na iba pang mga tao. Subalit may mga challenges at ano po yun, maluwang ka sa buhay, parang maluwang din ang pintuan ng tukso sa iyong paligid. Kaya nga po tingnan ninyo, sino ba yung mga pumapasok sa nightclub? Sino nga po ba yung nag-engage sa napakaraming high stake na bisyo o kaya naman sa mga kasino o kaya naman doon sa mga ibang-ibang uri ng pagsusugan, no? Kaya nga po mga kapatid, no? Hindi naman masamang magdibang. Kaya lang kung sa isang mahirap, eh kakainin mo na lang, ipansusugal mo pa. Ay talaga namang injustice na yun sa iyong sariling pamilya. Samantala naman mga kapatid, meron namang iba, meron ng malaking ari-arian, pero sinasayang lamang sa pansariling kasiyahan sa halip na itulong sa kanilang kapwa na nangangailangan. Kaya pansinin po ninyo, sino ba yung nakaka-afford ng mga bagay na ito? Yung mga may pera, yung mga mayroong maluwang ang pinagkukunan sa kanilang bulsa. Kaya nga po sa isang mahirap, gusto mo mang mag-night lang, wala kang choice, no? Bakit? Wala kang pambayad, no? Kaya nga po mga kapatid, sa isang banda, mabuti na yung bakit na ilalayo ka sa pagkakasala, na ilalayo ka sa tukso na pwede kang magkasala. And you can't afford, sila yung mas madalas natutukso sa pagkakasala nito. Bakit? Kasi kaya nilang magbayad. Kaya nila sapagkat maluwang ang kanilang bulsa. Kaya nga po walang pinagkaiba sa maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan. Kaya nga po ang sabi sa amin, hindi dapat yun ang pasukin natin. Kaya nga po nakakatuwa kapag mayroon pong iba na mayroon pong
Meron pong kakayanan sa buhay, pero ginagamit ito para sa kabutihan. Samantala meron namang iba ay kapos sa maraming bagay, pero kontento naman sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang pinaka-importante, mayaman ka man o mahirap, ang pasukin natin yung makipot na pintuan ng pagpapakabuti, hindi yung maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan. Sapagat pagdating ng panahon, lahat tayo linisan sa mundo na ito at pagdating ng panahon, tayo din ay haharap sa ating Panginoon. At sana, kapag inusgahan na tayo ng ating Panginoon, ay mapusukin naman tayo sa pintuan ng langit, kapiling ang Diyos. Mga kapatid, ipinapangako sa amin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at panalangin ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa bawat pananglitan ng ating pinitutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway kabayan, ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway turing natin ang bawat isa na may paggalang, pangunawa at pagmamahal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yung mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, bigay mo sa amin ang tunay ng puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa, tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin daw ang Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aking kapakinabawan at sa buong sa bayanan niyang banal. Ang manaming limit ka, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa aming o sa dulot itong kadalisayan. Kami naman ay makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan kamatay ang aming pasani ay binalikan niya upang kami ay palayain at may tampok sa iyong lulimin. Siyang nagtanghal sa aming bilang hibing nila, pari-tari lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kaniliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong kang may tungkuling maglahan ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang kapalirito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tagangkabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang usang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihatin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, nilawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na ibabad malamang ng tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nagharap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalahanin muli na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluhod-luhod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng Yumana na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa taguminin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag namin ang lakas doon. Ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa pag-aliyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan yung iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordera ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanya. Panginoon, hindi ako lapat dapat na magpagaloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaloy na. Kuratsyo Imperata, paunay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglikuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga pinakuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong haba upang ang aming taimtim na dinala ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.